Ayan nga po eh. It's been a long time. Yes, kakaon pa lang. Ayan, ulit. With me right now is one of the best doctors in the Philippines. Please welcome Dr. Willie Ong. Thank you very much, Jonel. Thank you sa mga nasa YouTube. Thank you nandito sa kaliwa, sa mga Facebook, sabay po kasi. And matagal na kami magkakilala ni Jonel, di ba? Yes, sobra. 2014. Bagong-bago pa lang ako sa Facebook noon. Oh, nagpapaturo ako dito para paano dumami ang followers. Nag-umpisa ako, 5,000 lang followers ko sa Facebook noon. Tuwa-tuwa na ako sa 5,000 noon, ha. No, bago mo ma-break yung 10,000, napakahirap nung una. Oh, hirap. Grabe, no. Sobrang powerful talaga ng social media, doc, no. Yes, ang social media kasi po, ang maganda dito ay walang bayad. Yes. Unlike dati, syempre, kailangan mo pa rin talaga TV. Kung isipin mo, hindi lang sa produkto nyo, lalo na sa politika, nangangampanya, eh talaga TV pa rin daw number one. Eh. 93% ang reach ng TV. 93%. Social media siguro 50%, 60%. So, mas mahina po to. Pero yun lang ang meron tayo. Yun lang ang meron ako, libre. Para hindi tayo kailangan humingi sa ibang tao. Pero ngayong pandemic, sobrang laki po ng reach ng Facebook. Sobrang tumaas. Pati YouTube, lahat ng social media. Kasi lahat, nakatanbay na lahat eh, no? Sa social media. Oo, pwede yon. Pero pagdating sa mga advertisers po, wala rin naman pera yung advertisers ngayon. If you can see, yung mga big companies, fast food, hindi na sila gano'n nag-a-advertise ngayon eh. Kasi nga, lugi ang negosyo nila eh. O, sa bansa, problema natin, meron tayong mga tinatawag na bad debt eh. Yung mga inutang ng mga kumpanya, hindi na nila mabayaran kasi nga, mga restaurant, mahina, di ba? Mga waiter, department store. So, dahil dito, hindi makabayad ng utang, eh, hindi umiikot ang pera. So, marami ding problema. Isa rin problema ngayon, Jonel, dito sa social media. Maganda sana nga to, libre, perfect na sana. Ang problema, napasok tayo ng mga trolls. Eh. Exactly. Ang daming trolls kasi, pag trolls kasi, nabibrainwash yung mga ibang tao na hindi aware, lalo na kung di kayo aware. Alam ko naman may trolls eh. Normally sa politika yan. Baka nasa isang building, ang budget per month. I mean, don't quote me, pero it's around 20 to 25 million. Mag-hire ka lang ng ilang tao. Ikaw, alam mo yan, Junel. Mag-hire ka lang siguro ng 50 na tao. Tig-bebente na fake accounts. Tapos may isang messaging. Oh, masisira mo na yung ibang tao. Kaya importante talaga huwag tayo magpapadala sa mga nakikita natin sa social media. Like ako ah, bago ako tumakbo ngayon dito sa as Vice President, lahat ng comments sa akin 100% positive. Bago ako tumakbo. Nung tumakbo ako first day, 10% na lang ang positive. 90% negative. So imposible mangyari yun eh. Meron talagang groups eh. Automated siya. Oo. Meron talagang groups, di ba? Ikaw talaga expert ka dyan, Jonel. Hindi nila alam gano'ng kaka-expert. Pero ito si Jonel, ano to eh? Genius to eh. Boy genius. Ano ba? Ikaw 2010 pa lang, 2011 pa lang ata. Alam mo na to eh. Di ba? Kilala ka sa mga social media world nung unang-una pa talaga. Oo. Thank you po, Doc. Tsaka tingnan mo naman, Jonel. Nakita mo naman ako noong 2014. Yun lang naman tayo, di ba? Tutulong lang naman tayo eh. Exactly. Pero dahil dito, napinaangat ng social media dahil sobra tayong dalawa sipag, umabot tayo dito, eh nakita mo naman yung healthcare natin. Di ba? Ang mahal, ang gastos. Yun kaya po. Napilitan ako tumakbo noong 2019. Kahit alam kong Facebook lang ako. Pero okay naman, di naman tayo nangulelat. Oh, not bad naman, wala tayong ginastos. Number 18, almost 8 million votes. Sa OFW, number 2 tayo. Pwede na yon. And this time, wala naman akong plano. Kasi wala akong plano tumakbo ngayon. Kasi nga, unang-una, sawa na ako sa politika, magulo, maraming trolls, maraming away.
Kaya lang, yung offer kasi nito ni Yorme Isko, iba eh. Ang offer niya kasi, talaga, pag nanalo siya, marami tayong matutulungan. Ilang hospital, 16. Yung mga ginagawa niya dito, 7 hospitals na tinatayo niya. Yung budget na matutulong natin sa pangbili ng gamot. So, parang, ang offer niya sa akin, buhay ng mga tao eh. Opo. Paano po ako tatanggi? Opo. How can I say no if I can save their lives? Ilang laptop lang kaya ko bigay? Ilang cellphone lang? Ilang tablet lang? Yun lang eh. Pero I can give 2 to 3 million pesos in a year. Okay. You know that amount, di ba? Alam mo, sabi ka sa social media, yung YouTube lang ako eh. So, yung ganong amount, kaya ko ibigay. Pero ang liit. Sa gobyerno, billion-billion. Kaya mas marami. Ang inutang sa pandemic, magkano? 60 billion? Mm. Oh, pag kami ni Yorme, 60 billion, ano na yun? 17 hospitals na yun. Wala yun na mararating. 17 hospitals at 2 billion each. Mm. OM natayo niya eh, 2 billion lang. So, mabilis lang talaga. It's how you prioritize. Siyempre, di ko lalagay sa pocket ko. Wala akong pocket. Ganun lang yung kasimple. Pero mahirap. Mahirap manalo ang malinis. Mahirap manalo yung katulad ko na Facebook lang, social media lang, tapos kung ano lang matutulong ni Yorme, baka kasama ako sa poster niya. Pero siyempre, yung budget pa rin ni Yorme, malayong malayo sa budget ng iba. Exactly. Oh, iba yung budget ng mayaman. Oh, ganun po talaga. So, ang hirap baguhin yung politika sa Pilipinas. And, Junel, hindi ako manalo, hindi manalo si Yorme. What does it... Okay naman kami. Okay naman siya. Okay, o sino ba ang malulugi? Sino ba ang kawawa? Sino ba ang magugutom? Diba? Ganun lang naman eh. Kaya yun lang sa akin. Lahat naman may strong points. Hindi ako maninira kahit kanino. Pero tingin ko, meron ako ma-offer na kakaiba. At hindi lang sa pandemic. Pandemic, future pandemics, and yung magandang decision para sa inyo. At isa pa ngayon na bagong-bago. Hindi to popular. Pero matagal ko na inaaral yung nuclear radiation emergency. Very important. Fukushima, Chernobyl, North Korea, South Korea, US, China. Ngayon, meron mga nuclear submarines dumadaan sa West Philippine Sea. Kailangan ready tayo. Pilipinas, walang ready-ready. Pag nag-nuclear accident dyan, minsan accident lang, wala tayo. Wipe out tayo dyan. Kaya buhay na talaga pinag-uusapan. Yes, pero itong mga topics ko hindi popular, pero importante. Sa Japan, meron na silang mga potassium iodide. Sa US, binibigyan na sila ng kit. Meron na silang mga bunker. Kasi ang pag sumabog yan, nag-away. Hindi tayo nag-away, may iba nakikiaway. So pag sumabog yan, within 24 hours, na dun yung blast eh. Dun ka sunog, dun ka cancer, dapat tago agad. Tapos iinom ng tableta. Depende sa layo mo. 50 kilometers, parang cancer in 1 to 2 years. Iba, cancer in 10 years. Hindi siya, sasabihin nyo, unlikely, hindi mangyayari. Walang nangyari na ilang beses dati. Tsaka, ano, Jonel, medyo malalim to eh. Okay. Siyempre, pandemic eh. Maraming bansa nagugutom eh. Maraming bansa naghihirap eh. Imbis na magtuloy-tuloy sila maghirap, eh, maggegera na lang. Para kung matalo nila yung kabila, they can get the resources. Delikado tayo. That's how they think eh. Kung isang bahay na sobrang hirap, may bahay na mayaman, ano gagawin ng mahirap? Ah, susugurin ko na yan. So, ganun din yung bansa-bansa. Tayo naiipit sa gitna. Diba, nananahimik tayo dito. Diba, yung West Philippine Sea, alam niyo naman, naaway niya. Hindi naman talaga sa atin lang yan eh. Mm-hmm. Tayo, gusto natin yung oil, yung natural gas para sa atin, sa kuryente. Mm-hmm. Pero may mga malalaking powers na naiipit tayo sa gitna. Yun ang mga issues na napakahalaga. Yun lang po. Pero syempre, kailangan manalo muna. Okay. Sige po, nag-prepare po ako ng questions sa inyo. Yes, Jonel. Only 4 questions. 4 important questions. Number one, what values are most important to you as a leader? For a leader, dapat talaga yung... Siyempre, dapat hindi corrupt. Yun lang naman eh. Tsaka yung talagang concern sa'yo. Kung mahirap makahanap ng ganun. Kasi para manalo ang isang politiko,
normally they have to do things na questionable. Mm-hmm. Diba? Paano mananalo? Eh, alam mo naman, marami dyan, nagbibigay ng kung ano-ano. Diba? Mm-hmm. Marami dyan. Kasi walang, pag wala ibibigay, di ba, anong gagawin ng mga, sa mga supporters? Di ba? Lahat yan may gastos eh. Di ba? So, eh, ano ba maibibigay ko? Oo. Di ba? Pag tumanggap naman tayo sa ilang kumpanya, di compromise na tayo. Nung last time, hindi ako tumanggap. 2019. And now, hindi rin ako tatanggap. Di ba? So, kasi may kasama ko isang presidential candidate. So, sa poster niya, marami doon kasama ako. So, parang kasali ka na. Hindi ka na kailangan magbayad on your own. Tsaka hindi ko naman alam kung sino nagbayad sa kanya. Parang ako kasi talo panalo, does not matter. At least in-offer ko sarili ko. Just imagine presidential debate, vice presidential debate. Walang alam sa COVID. I mean, oh no. I mean and hindi ko hindi nila linya eh. Oh, paano gagawin natin? Hindi ko sinasabi hindi nila alam. Ang point ko, walang expertise, di ba? Bakit tayo nahihirapan sa COVID? Bakit tayo worst? 53 out of 53 countries tayo kulelat lagi sa COVID. Kulelat tayo sa lakas ng dami ng ospital. Kulelat tayo sa sweldo ng doktor. Kulelat tayo sa lahat. Sa education, kulelat tayo. Kaya kami napipilitan eh. Kaya kahit mag-bash, kaya nang mag-bash, wala akong magagawa. Kasi para sa inyo to. Kung ayaw nyo to, okay naman buhay namin. Sino malulugi? Oh, exactly. Oo, mabuti nga. Alam nyo, Junel, pagtakbo, ikaw wag katatakbo sa politics. Not good. Number one, masakit lagi ulo ko. Pagising ko, laging masakit na leeg ko. Pati chunk ko ngayon, pero mukhang bata pa rin kayo. Wala yan. I will probably lose 5 to 10 years with this. Oh, kung gusto ko lang magpakasarap, alam mo naman, tagal na tayong magkakilala, hindi natin kailangan to. Ang sarap lang mag-relax, kaya lang kawawa talaga yung bayan. Sobra kawawa yung bayan, yung Pilipino na lagi na lang mababa yung education, yun na lang ang alam, hindi na makaangat. Ay, nako. Nakatakot. Nakakatakot. Kasi kung president, kailangan talaga yung ano eh, mabilis mag-decide. Eh. Mahirap. You have to break many things. Eh. You have to break many things. Yun ang dapat sa leader. Honest, matigas, decisive. Yun ang kailangan natin. Tsaka hindi yung pa-wishy-washy yung pag-decide na. Diretso. Mm-hmm. Like kami, president, tinakbo niya, ako VP. Wala na atrasan niya. Diretso na. Never pumasok sa mind namin na may withdraw. Walang ganon. Pero sila lang naman nagpapa-withdraw. Siyempre, yung mga kalaban, yung mga troll, gusto magpa-withdraw. Mm-hmm. Wala namang ganon. Diba? Number two question. Yes. We know you, me personally, as a good doctor, philanthropist. What can we expect from you as a vice president of the Philippines? Oo. Nung unang takbo ko, inaral ko hindi lang health eh. Kasi senator eh, lahat na inaaral ko. 5 years ako nag-work sa Department of Health eh. Gobyerno yun eh. Consultant ako doon. So kasama na ako sa mga meetings, execom, pag-defend ng budget. Alam ko na yung red tape. Bakit mabagal ang gobyerno? Halos pare-pareho naman ang sistema eh. After that, nag-work ako sa mga congressman, sa mga senator. Siyempre, may mga hearing sila. Ako pinapapunta. So, alam ko na ano yung ginagawa nila. As VP, yung ibang vice president, wala masyadong ginagawa. Spare tire lang. Diba? Tulong-tulong lang konti. Pero ako, ang utos ni Yorme, talaga ayusin yung COVID pandemic eh. Anong vaccines bibilin, sino ilalagay sa DOH. Oh, gusto nga niya, ako na eh. Pero mahirap ata dala. Pwede tayo kumuha sa DOH, sa PhilHealth, sa FDA, sa DOST, kailangan maganda science and technology. Yung hospital talaga kailangan maglagay tayo para hindi tayo mapuno, hindi tayo ma-lockdown. Yung gamot kailangan kompleto. Yung mga health workers kailangan ma-inspire na bumalik. Siyempre sa sweldo yan, tsaka sa recognition. Kailangan meron tayong Philippine Centers for Disease Control. Meron tayong kompleto yung laboratory system. Mahina yung laboratory system natin. Diba? Wala tayong ganun karami pang testing. Mm-hmm. Yung surveillance, tsaka pag-analyze ng data. Tataas ba COVID? Bababa. Hindi pwede hula-hula. Yung data natin, diba? Medyo late, diba? Nakita mo yung data natin? Parang, minsan 190 na matay, minsan 0 na matay,
Minsan tumaas mga ba? Mm-hmm. Meron kasi doon, mano-mano pa. Exactly. Mga Excel, alam mo yung Excel na Excel ano? Excel file, walang system. Ang problema kasi, mahal yung computer system. Yung interoperability. Iba yung system, ikaw computer expert, iba system ng DOH, iba system ng mga maliliit na ospital. Kaya hindi nila ma-send na maayos. Kapag nakasync. Hindi nakasync. Kaya nangyayari, mano-mano, kaya nagkakamali, di ba? Mahal daw yun eh. Yun. Tama ba, Junel? Mm. Mahal yun eh, na lahat ng ospital, isang centralized, isang sistema, mahal yun eh. Pero yun ang dapat natin pagpuhunan. At internet natin, kailangan malakas. Yun, kung walang internet sa probinsya, kung walang internet sa probinsya, paano aabot yung data? Kung gusto natin ang kali eh, kailangan internet natin. Ilan lang ba internet providers natin? Bakit hindi makapasok? Kaya nga, sabi ko nga, gagawin ko nga malinis para sa inyo. Pero ako nga, malinis, mahirap naman manalo. Yun ang problema. Yun na lang ang problem ko. How to win by being clean. Yun ang ano. Pero sa akin, umabot tayo dito, Junel. Mm-hmm. Without spending, without bashing anyone, mm-hmm, tulong lang. Parang miracle na yun sa akin eh. Di ba? Parang, di naman ako kasali sa anything usapan. Anything is possible eh. Naman, Dom. Yes. Lalo na sa social media tayo. So, ikaw, sana makarating ang message na to sa lahat at mag-trending. Kailangan natin influencer tulad mo, Junel. Okay. So, number 3 question. What do you think are the important things we need to focus now as a country? Walang choice po. Number 1 focus natin, pandemic. Pag hindi tayo nakaalis sa pandemic, paano alis sa pandemic? Papabakuna. Paano magpapabakuna ayaw ng tao? Bakit? Walang tiwala eh. Ang number 1 rule in any pandemic, dapat may tiwala ang tao sa gobyerno. Pag nawala yung tiwala, feeling nila hindi sila masyado tiwala. So sa amin, pag kami, syempre, hahanap tayo bagong Secretary of Health. I have nothing against Secretary Duque. Maybe he's doing his best. Pero pag mababa na trust rating, lipat na tayo na iba. Kahit sino. Sa IATF, syempre hindi na pwede general. Dapat doctor na yon o may expertise doon para mas mabilis. Tsaka meron talagang nagpapayo from the government to the people. Ako nga nagpipresenta eh. 'Di ba? Ako nga nagpipresenta eh. Kasi kailangan may magsasabi sa tao, sa inyo, every 3 days, Jonel, mga tao, ito ang COVID ngayon. Parang bumababa, konti. Pero marami pa rin namamatay. Okay? At kahit medyo nakakaya natin yung unang COVID, may problema ngayon. May long COVID. Long COVID is 6 months pa rin. Hirap ka pa rin huminga. May pulmonary fibrosis. Gumaling ka sa COVID, nasira yung baga mo, ang titira sa kanya, yung pulmon niya. Doon namamatay sa pulmon niya. Kaya may namamatay post-COVID, 2 months, 3 months. So may ganun pang ano. Hindi natin alam yun. Marami. Tsaka may bagong gamot ngayon. Molnupiravir. Umorder na si Yorme. Kina-order ko na mabilis. This one is given for mild COVID. Ang ganda. Mag-positive ka, inumin na agad. 50% less mamamatay. 50%. It's so huge. No questions. 99% ano na to. Maganda na yung trial. Maganda po. Alam namin tumingin na trial. So itong mga payo, ako lang magsasabi, kailangan sila magpa-vaccinate. Pag hindi kayo nagpa-vaccinate, wala namang pilitan. Pero kung hindi kayo magpa-vaccinate, paano papasok sa trabaho? Paano o-open yung trabaho? Paano kayo makakapasok? Whatever, department store, restaurant. Kanina nga eh, bago kami kumain sa McDo eh, kailangan pakita mo yung vaccination card mo. Hindi ka makakain doon. Isa pa, mga bata. Paano babalik sa school? 'Di ba? Face to face kailangan vaccinated ang children. 'Di ba? So ako mag-order na ako na maaga. Vaccinated ang children at vaccinated yung pamilya para pumasok na yung bata. Alam ko na gagawin sa face to face pero malayo pa tayo kasi nga wala tayong bakuna, hindi natin pino-focus. Tsaka yung mga tao hindi pa pumapayag magpabakuna. Possible po bang magkaroon ng another variant?
Yes. Yun. Possible mag-other variant, possible a new pandemic. You never know eh. Nangyari na. Kaya nga swerte yung mga ibang bansa like Vietnam na sanay, mm-hmm, natuto. Mm-hmm. Sila nga January pa lang parating na ready na sila eh. Kaling. Diba? Oo. Kita mo yung mga field hospital, si Yorme may field hospital in 55 days. Ibig sabihin, instant hospital na tatayo para hindi magpuno. Wala ka bang, kayo po nakikinig, hindi nyo ba naisip yung mga, ilan na bang kamag-anak nyo lumapit sa inyo, oh please, may hospital ba kayo dyan? Naghihingalo na si tatay. Mm-hmm. O, ang hirap. Punong-puno sa Metro Manila, dito na lang. Pipiliin mo na lang sino mabubuhay, sino mamatay. Bakit? Hindi tayo nag-invest sa hospital eh. Mm-hmm. 2019, tumakbo ako, Junel. Mm-hmm. Pinagtatawanan ako ng mga netizens. Sasabihin, hindi natin kailangan ng doktor sa Senado. No need. Yun tuloy. Sayang. No need. Ano, doktor, manggagamot doon? Hindi doon kailangan. O ano, na pandemic tayo 2020. Ngayon, sasabihin, VP, hindi kailangan. Ang VP, mas mataas yun. It's probably 10 times more powerful, lalo na kung susuporta sa yung presidente. Diba? Lalo na kung si Yorme, kung susuporta yung presidente, power of the president na yun. Mabibigay na yung ospital, mabibigay na agad yung gamot. Pag Senado, gagawa ka pa ng batas. After one year, hahanap ka ng bond. Mabuti kung buhay pa yung pasyente. Kaya tayo nagsisenate doon. Kasi ang VP kasi, hindi mo choice eh. Mm-hmm. Hindi ka pwede mag-apply. Pinipili ka lang out of the blue. Hindi ko nga alam kung sino bumulong dito kay Yorme Isko na biglang kinuha ako out of the blue. And because of that, sa ginawa niya, gusto niyo siya, ayaw niyo siya, does not matter. Pero at least, yung plataforma na kukwento natin. Kung meron man ibang mananalo, president, VP, o sino man, at least narinig niyo na ito yung gagawin natin. Tsaka Junel, sa Senate, may 2 doctors and 1 nurse tumakbo. Ngayon ha, bago. Sa party, sa Congress, siguro may 10 na doctors na tumakbo. More than 10 pa siguro. So, pati anak ni Senator Juan Flavier tumakbo sa Congress. So, kita mo na marami tayong napaviral eh. So, parang gumawa ako ng Facebook page na ganito, nagsunuran na lahat. Exactly. O, diba? Pero kung nag-Senate ako, hindi papasok itong mga iba. Hindi sila papasok. Walang lugar eh. Sasabihin nila, matatalo kay Doc eh. Nung tinaas tayo ni Yorme, nagpasokan na lahat. Mm-hmm. Tsaka sabi nila, si Doc Willie, hindi gumastos eh. May laban eh. Kami rin gusto namin. So this opens the eyes of yung mga matitino. Even you, matino ka, malay mo, in the future, ready ka mag-sacrifice, Junel. Oh, kung mayaman ka na, Junel, eh, mag-sacrificio ka naman. Diba? Ayusin mo yung internet system ng bansa natin. For free. Diba, ikaw nakita mo? Yes. Oh, kunin ako lang pa rin tayo. Oh, gano'ng kahina kumpara sa mga bagal. Ikaw, nagtrabaho ka, diba? Oh. Sobrang bagal. Sobrang bagal. Kaya naman ayusin, no? Tapos mahal pa. Tayo pa yung isa sa pinakamahal na internet. Yes. Dito. Pati kuryente natin, isa sa pinakamahal. Yun. Alam mo, in the end, nasa leader yan na ano lang talaga. O ano decision. Ito ba i-decide ko para sa inyo o may tatanggapin ako sa bulsa? Ganun lang yun. It's always like that. Ayaw ko lang sabihin. Pero kayo, nasa sa inyo. Ako kasi, I just give my best. Kung hindi tayo napili, hindi God's will, hindi na ako guilty. Hindi na ako masyado guilty pag nakita ko ang dami nakahiga, dami na namamatay, dyan na lang sa kalye. Alam naman natin, ano magagawa natin. Eh, ito lang yung pera natin. Nagsubok naman tayo. Yes. Okay. Our last question would be, what do you think are the most important attributes of successful leaders today? Hindi ko alam kung anong attributes nila eh. Pero sa akin, ang mabibigay ko lang, 100% honest, 100% pure, eh talaga yung lahat ng inaral ko, alam ko, naka-focus, and very decisive ako. Kaya ko gawin. Kala nyo lang, pahina-hina si Doc, kala nyo lang yun. Pero pag ako kasi gumawa, talagang diretso. When we made the Facebook page and YouTube, talagang focus tayo. Laser focus. Kahit dito sa politics, focus tayo.
Diba? Tsaka sinimplihan nyo nga lang po eh, diba? Yung mga, sinimplihan nyo yung mga terms. Yes. Yung mga medical terms para maintindihan ng lahat. Yes. Kala nyo simple yung mga videos ko. Meron mga nagre-reklamo minsan ng mga ibang doktor. Eh. Ang babaw ng tinuturo ni Doc. Akala nyo lang mababaw. Akala nyo lang, panoorin nyo maigi. When I make a video, let's say, sakit sa tiyan. Yes. Inuumpisahan ko, 3 levels yan eh. First level, inom ka na lang pang mahirap. Mainit na tubig, tapalan mo lang mainit. Konting tanglad, konting saging, konting dasal. Yun lang, kung yun lang kaya mo. Mm. Tapos sasabihin ko, pero kung may konting pera, bili ka ng mga raniti din, paracetamol. Mm-hmm. O konting check-up, konting blood test. Mm-hmm. Kung may pera, punta tayo sa ospital, mag-gastroscopy ka, gano'n. So, naka-level siya. Mm-hmm. So, ginagawa ko simple para maintindihan. Yun lang ang point. Dito sa politics, hindi rin siya mahirap. Sabi nila, ready ka ba maging VP? Nung una, hindi ako ready. Nagulat ako. Pero ngayon, I'm very ready. Modesty aside, I think I will be a good, very good vice president. Alam, una-una kasi, din, hindi ko aawayin yung presidente. Mm-hmm. I will never exactly. Fight with the president. Bakit ako ba't ko siya aawayin? Kung may reklamo ako sa kanya, sasabihin ko sa kanya. Straight. Yung mga proposals ko, na-approach ko yan sa mga assistant ni President Duterte. Yung mga gusto ko sa COVID, 3 times ako naka-approach sa kanila. Merong nasunod konti, merong hindi nasunod. Dinediretso ko kung meron akong gusto baguhin sa kanila. Pag hindi sila makinig, wala na akong magagawa. Pero hindi ko binablast sa social media kasi it will not help. Eh. Kaya kung ako maging vice president, preferred ko talaga si Scott kasi talagang bibigyan niya akong 100% na power, mabibigay natin lahat. Kung iba, di, I will still support. Siyempre, full support tayo kung ano lang ibibigay sa ating trabaho. Hindi ako maninira kasi in the end, kayo naman ang dapat tulungan, di ba? Yun naman ang end point. Eh. And isa pa, Junel, isa pang quality tingin ko ng leader, na ewan ko lang, ako lang siguro meron nito. Hindi ako nasasarapan sa position. Sabi mo, VP ka, Sen, ayoko nga. Hindi masarap ang maging senator, congressman, at VP. Pero yung iba, makikita mo sa mata, sarap na sarap, di ba? Taas-taas ng baba. You know, kahit di tayo magkaroon ng pwesto, hinahabol na ako. Tsaka, just imagine, if you are in a position, ikaw, Junel, let's say, kahit anong post, VP, congressman, mayor, laki ng responsibility mo eh. Iniisip ko lang how to be a good VP by May. Ano gagawin ko? Dapat alam ko, mga West Philippine Sea. Dami ko na kinausap sa NEDA, sa DND, sa agriculture, lalo na sa foreign relations. Naaral ko lahat. Tsaka dapat tama yung affect mo. Na kalmado lang, diretso lang, para hindi jittery ang negosyo, tuloy-tuloy. Ang peso natin, tuloy-tuloy. Peace and order, tuloy-tuloy. Huwag tayong magpapakita ng yung pagkahina-hina kasi diyan nagiging unstable. Para pumasok yung investors, di ba? Pasok kayo, 6 years, maayos to. You can invest. Hindi namin kayo papahirapan, di walang kurakot dito. Pag kalmado sila, doon papasok. Doon magtitiwala ang tao. Kaya saka, alam, good indication din eh kapag na surpass natin tong pandemic na to. Pag makita ng mga investors to, oy, safe dito sa Pilipinas. Makita nila marami na nagpabakuna. Mm-hmm. Kaya lang ang dami ayaw magpabakuna, like sa face to face nga kailangan, walang choice. Eh. So one day, pero isa pa, Junel, I will choose the best medicines and vaccines for you. Wala kayong magdududa na ay lumapit sa China, lumapit sa US, lumapit sa US. Kung saan maganda, kung saan meron. Walang dahil nagbigay ng regalo to. Walang ganun. Ibang usapan na kasi to, buhay na talaga to. Oo, kasi pag nagkaroon ng doubt yung tao, hindi na yan eh. Hindi na magpapabakuna yan eh. Hindi na. Okay. So thank you so much, Doc Willie. Okay. Again, thank you so much. Meron lang kasing meeting. Bye-bye. Salamat po.